tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuri ang hirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang makapangyarihang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at kadakilaan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga sumasampalataya sa iyo ay iyong binuhay sa tubig ng binyag na pinagsilangan. Lingapin mo lagi ang mga isinilang kay Kristo, ngayong ang kasalan at kamatay ay kanyang natalo, upang ang mga bininyagan ay manatili sa pagpapala mo, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naklalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Eneas. Ito'y paralitiko at 8 taon nang nakararatay. Eneas, ani Pedro, pinagaling ka ni Jesucristo. Tumindig ka't ayusin mo ang iyong higaan. At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at nanampalataya sila sa Panginoon. Sa Hopi naman, may isang alagad na babae na ang pangalay Tabita. Sa Grego, ang kanyang pangalan ay Dorcas na ang ibig sabihin usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, siya'y nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito'y ibinurol sa silid sa itaas, di kalayuan sa Hope ang Lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroroon si Pedro, inutusan nila ang 2 lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Hope. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas.
Agad lumapit sa kanya ang mga babaeng balo na nananangis at ipinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas. Nung ito'y nabubuhay pa, pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, "Tabita, bumangon ka." Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindi. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at ang mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabalita itong sa buong Hope, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa Diyos ko, Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob, ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa tuwi ng magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labi siyang magdaramdam. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Panginoon, naririto akong iyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos, ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangi sa iyo ko ilalagak. Sa lahat ng iyong loob, anong aking ihahandog? Magsitayo po ang lahat. Alleluia. 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 Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat ang pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin." Sa pagkatalastas ng Jesus, buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya,
Iyan ang dahilan kaya ko sinabi na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig ba din ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami na ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati inyong katabi, mahal ka ni Lord. Ayan. Palakpakan natin ang Panginoon sa tanghaling ito. Salamat sa Diyos, buhay tayo. Amen? Salamat sa Diyos, nakakakain tayo. Amen? Salamat sa Diyos, mahal na mahal tayo ni Lord. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa tanghaling ito. At tayo sa tayo bumabati sa ating minamahal na kura paroko at rektor ng pambansang Dambana ng Itim na Nazareno, Reverendo Padre Jun Sescon, sa kanyang pagdiriwang ng kanyang 52 taong kaarawan ngayong araw na ito. Palakpakan natin ang ating minamahal na rektor at kura paroko. Nung ako'y papunta dito, no, naalaala ko ang isang kanta ni Diana Ross. Sino ito nakakakilala kay Diana Ross? Pakitaas ang kamay na paghahalata ang mga edad. Okay. Sabi sa kantay ganito, "Do you know where you're going to? Do you like the things that life is showing you? Where are you going to? Do you know?" Sa panahon natin ngayon, ang tao kung saan-saan pumupunta, no? May kumakaliwa, may kumakanan, may papunta sa hilaga, may papunta sa timog. Ang daming hinahanap ng tao. Kaya ano nangyayari sa tao? Sa sobrang mga dinadaanan, naliligaw. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan yung katabi nyo. Sabi mo, naliligaw ka ba? Ayan. Oh, para baka parang nasa palengke. Oh, bili kayo dito, 62. Doon sa kabila, 61. Sa kabila, 60. Hindi mo na alam kung ano ang pipiliin mo. Ngayon din ang mga alagad ng Panginoong Jesus. Bakit? Ay, ang bigat na ng sinabi ng Panginoong Jesus. Anong sabi niya? Kanin niyo ako. Kainin niyong aking laman, inumin niyong aking dugo. Ay, talagang hindi nila makakayanan yun. Siguro ay sinasabi ng mga alagad nito, anong tingin niyo sa amin, kanibal? Kanin tingin niyo sa amin, Panginoon, aswang? Kumakain ng laman, umiinom ng dugo? Sapagkat napakabigat na ng mga turo ng Panginoong Jesus. At dahil itong mga taong ito ay naghahanap na talaga ng tamang landas na hindi nila makita kay Jesus, umalis sila. Bakit? Sapagkat hindi nila matanggap ang mga malalalim na aral ng Panginoong Jesus. Hindi nila kayang tawag na yung atimin, ano? Kaya sila'y nagsipag-alisa na, no? May totoo nga naman, ang aral ng Panginoong Jesus ay napakabigat na kung minsan ay hirap na tayong tanggapin. Kaya nang makita ng Panginoong Jesus ang 12, tinanong niya, "Kayo ba, ibig ba ninyong umalis?" Anong sabi ni San Pedro, napakaganda. "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan." Ito ang sagot sa kanta ni Diana Ross. "Where are you going to? We are going to Jesus." Sabay-sabay nga tayo. "We are going to Jesus." Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito.
tayo'y inaanyayahan ng mabuting balita, pupunta tayo kay Jesus. Amen? Hindi sa kaliwa, hindi sa kanan, diretso patungo kay Jesus. Bakit? Sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Napakinggan niyo sa ating unang pagbasa, ang pagbabagong anyo, pagbabalik loob ni Pablo. Nung makita siya ni Pedro, makita niya si Pedro, no, siya'y guilty. Subalit anong sabi sa kanya ni Pedro, tumayo ka. Sapagkat alam na ni San Pedro na pinili ng Diyos si Pablo para mangaral. Tinanggap ni Pablo si Jesus ang buhay na walang hanggan, na yung dating taga-usig, ngayon ay tagapangaral na ng mabuting balita. At sa isang kwento din, sa ikalawang bahagi ng ating unang pagbasa, nakilala natin si Dorcas, isang tapat na alagad ng Panginoon. Subalit siya'y nakasakit at namatay. Pinatawag nila si Pedro. At nung si Pedro'y pumunta na doon kung saan si Dorcas, no, ay nakaburol, no? Anong sabi ni Pedro? Dorcas, bumangon ka. At tumayo si Dorcas. Sa tingin niyo ba si Pedro makagagawa nun? Hindi. Sapagkat si Pedro, kung titignan natin, ang dami din niyang ginawang pagkakamali sa harapan ng Panginoong Jesus. Subalit, yung mga pananalita ni Pedro, hindi kanya, kundi na'y pananalita ng Panginoong Jesus. Amen? At dahil sa pananalig ni Pedro, nabubuhayin ng Panginoong Jesus si Dorcas, sinabi niya, bumangon ka. Ipinakikita ni Pablo na kapag ako, kapag tayo'y naniniwala, humahawak sa mga salita ni Jesus, ang imposible ay magiging posible. Amen? At ang milagro ay dadaloy sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Amen? Kaya tayo'y hinahamot sa mabuting balita. Kanino tayo pupunta? Walang iba kundi kay Jesus. Sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen? Bakit baga tayo napunta dito sa simbahan ng Quiapo? Simple lang. Sapagkat tayo naniniwala na ang Panginoong Jesus, ang mahal na pong Jesus Nazareno, ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya tayo narito, ang mga dasal natin ibinibigay natin sa Kanya. Pero hindi lang dasal, hindi lang kahilingan, kundi pati mga pagpapala natin. At alam ko marami sa nagsisimba ngayon, dumadaan sa hirap ng buhay. Merong matinding pinagdadaanan sa buhay. Merong mga pagsubok na kung saan eh, talagang ang nipis ng kanilang paghawak ay katulad lang sa sinulid. Subalit, mga minamahal kong mga kapatid, mga kasama kong maglalakbay, mga kadiboto ko sa mahal na pong Jesus Nazareno, kumapit lang tayo kay Jesus. Amen? Sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At paano natin ito mararanasan? Sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanyang banal na katawan at dugo sa pagdalo natin sa banal na misa. Tandaan natin, lahat tayo dito'y hindi karapat-dapat sa pagtanggap sa Kanya. Subalit, si Jesus na nagmamahal, nag-uumapaw ang pagmamahal sa atin, nag-uumapaw ang pag-ibig, nag-uumapaw ang habag, inaanyayahan ako at tayo, tanggapin ninyo ako sapagkat ako ang makakatulong sa inyo. Amen? Kaya, sa pagdedebusyon natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, huwag nating kakalimutan na ang pinakamataas na pagdarasal, pinakamataas sa pagpupuri, ay walang iba kundi ang banal na misa. Kaya tayo mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, huwag nating kakalimutan si Jesus sa Eucharistia. Sa Kanya tayo lalapit. Sa Kanya tayo pupunta. Sapagkat siya'y makakatulong sa atin. At pagkatapos ng banal na misa, pumunta tayo sa kanya sa likuran, humawak tayo sa kanyang paa.
sapagkat tayo'y kanyang mahal na mahal. Ito'y tanda ng ating paghawak sa kanya, sa ating pagtampi sa kanyang paa, sa kanyang mga paa. Yan ay sumisimbolo at naglalarawan sa akin, Panginoong Jesus, kakapit sa ko sa iyo no matter what happened. Panginoong Jesus, sa iyo ako maniniwala sapagkat nasa sa iyo ang katotohanan. Panginoong Jesus, sa iyo kami pupunta sapagkat nasa sa iyo ang buhay na walang hanggan. Amen? Kaya, sa pagkapatuloy ating banal na misa, naway katulad tayo ni San Pedro, tayo'y laging sasambit sa Panginoong Jesus. Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay buhay. Amen? Amen? Palakpakan ng Panginoon sa hapong ito. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, inihahatid sa ating ni Kristo ang salitang nagbibigay buhay na walang hanggan at tayo ay sumasampalataya. Bunga ng pananampalatayang ito, may pagtitiwala tayong magsumamo sa ating Ama sa Langit na dinggin ang mga panalangin ng pamayanang ito. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga pinuno ng simbahan naway sumunod sa Panginoon ng buong puso, isip at lakas. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga pinuno ng mga bansang nagdaranas ng kaguluhan naway walang patid na magsikap na makapagbahatid ng kapayapaan at katarungan sa kanilang mga bansa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. At inawang maunawaan na ibinibigay ng Diyos ang pinakadakilang katunayan ng kanyang pag-ibig sa nananatiling presensya ng banal na sakramento. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga may sakit at nagdurusa sa matagal ng karamdaman, naway magkaroon ng kapayapaan ng damdamin na dulot na nagbibigay ginhawang mga salita ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga namayapa, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ama, nasa iyong anak ang mga salita ng buhay. Wala kaming patutunguhan kundi sa kanya. Iniaalay namin ang aming mga panalangin sa ngalan niya na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagtitiwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagtiliwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay,
handog ng pagkabuhay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay ang bigay mo sa aming puhunan na hindi masayang. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa namang hen na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang makas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo,
Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Dumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ating sundin, ating dinggin, ating ipagmalaki. Na si Jesus ay ating Diyos, ang tunay na kaligtasan. Magalak pagkat siya'y nabuhay, tinubos ang sanlibutan. Awitan natin ng Aleluya, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama, ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama.
ating sundin, ating dinggin, ating ipamalakin, at tanggapin biyaya ng Diyos pangako niyang kaligtasan. Magalak sa pagkabuhay, Jesus naman. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sigapin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niya nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali o pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingin ng inyong angka na nagsusumamo po sa inyo. Makamtanawan po nila ang inyong katugunan at tanggapin ang mga ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na po ito, naway maalaala po nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Bumayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Sa
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin. Pinipintuo pa namin, almon aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka na amin.